Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor natin na low pressure area as of Thursday 5 p.m. So sa ngayon po, meron tayong dalawang weather systems na nakakaapekto. Una na dyan sa may Northern Luzon, ang shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang northeast monsoon at ang easterlies. Samantala, yung easterlies natin is nakakaapekto po from Central Luzon down to Mindanao. Ito yung mainit na hangin naman galing sa Pacific Ocean. At ito rin po yung nagdadala ng mga localized thunderstorms in most parts of the country. Hanggang sa weekend, nakikita natin na mananatili pa rin yung shear line, magpapaulan po dito sa Northern Luzon. Habang ito namang low pressure area together with its cloud cluster ay nakikita nating paakyat or northward ang movement sa direksyon ng shear line. So maaaring magsanib or pumunta itong low pressure area patungo dito sa may shear line at magpaulan pa rin dito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon hanggang sa malusaw na ito. Hanggang sa matapos naman po ang Enero, wala tayong inaasahan na bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, asahan natin ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, kabilang na dyan ang Cagayan Valley at mga probinsya ng Apayao and Ilocos Norte. Yung mga pag-ulan natin, mga light to moderate with at times heavy rains kapag may mga thunderstorms, kaya pinag-iingat natin sila sa posibleng mga pagbaha or landslides. Sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at natitirang bahagi ng Cordillera, partly cloudy to cloudy skies within 24 hours, may chance na rin ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Sa Central Luzon, sa Metro Manila, gayon din po sa Calabar Zone, Bicol Region, and Mimaropa, actually magiging maaraw naman po dito sa umaga, and then pagsapit ng tanghali, mainit at malinsangan lalo na dito sa may pating Central Luzon and sa may Metro Manila hanggang 33 degrees Celsius po, at dito sa may mainland Palawan hanggang 32 degrees. Sa hapon hanggang sa gabi, may mga chance na mga pag-ulan lalo na dito sa may pating Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, dito sa may silangang parte po ng Albay and Camarines Provinces as well as Catanduanes, may mga chance po ng mga localized thunderstorms. And over here sa may Aurora and Quezon, patuloy din yung mga saglit na mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan ng fair weather conditions for most of the day. Pero may mga chance na rin ng mga saglit na mga pag-ulan, lalo na sa may eastern portion of Visayas. At dito rin po sa may Panay Island, mataas ang chance na mga saglit na pag-ulan, walang kinalaman sa low pressure area or sa bagyo. Sa Mindanao, mas maraming mga magiging pag-ulan po, epekto po ito ng easterlies. As early as tanghali, may mga pag-ulan na tayo dito sa may Caraga region as well as Davao. And then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, ay mataas ang chance na mga thunderstorms dito sa may Northern Mindanao, Bangsamoro region, Soksarjen, and Zamboanga Peninsula. Sa tanghali naman po or umaga hanggang tanghali, asahan ng may kainitang panahon, nasa 31 to 32 degrees Celsius at partly cloudy to cloudy skies naman po sa Visayas and Mindanao. Meron po tayong gale warning epekto ng Amihan or Northeast Monsoon, pero tanging dito na lamang po sa may Batanes hanggang 4 at kalahating metrong taas sa mga pag-alon, so delikado pa rin po ito sa maliliit na sasakyang pandagat. In other areas naman po, magiging banayad hanggang sa katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Sa Metro Manila, simula po sa Saturday hanggang sa katapusan ng Enero, Monday, January 31, asahan po natin ang mababang chance ng mga pag-ulan sa umaga po yan. Sa tanghali naman, naglalaro from 31 to 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature, so mainit po yan. And then pagsapit ang hapon hanggang sa gabi, ay mataas ang chance ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms, lalo na po sa Sunday at sa Monday. Sa ating mga kababayan po at mga mamamasyal sa Baguio City, pagsapit po ng weekend, mataas ang chance ng mga pag-ulan sa Sabado ng hapon. Sa Sunday as early as tanghali, mataas ang chance ng mga pag-ulan hanggang sa gabi po yan. And then sa Monday, merong mga pag-ulan na as early as morning, cloudy skies po tayo sa araw ng Lunes. And then asahan po natin yung temperatura mananatiling mababa pa rin naman mula sa 15 hanggang 24 degrees Celsius for the next 3 days. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, particular na dito sa may Legazpi City, sa weekend asahan po natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin na kalangitan, may chance na mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Sa Lunes naman, as early as morning, meron na tayong mga pag-ulan. Epekto pa rin ito ng localized thunderstorms. And then for the rest of the day, partly cloudy to cloudy skies.
Sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, sa Sabado hanggang sa Lunes, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Mataas ang chance ng mga pag-ulan sa Saturday ng hapon, sa Sunday ng tanghali hanggang gabi, and then sa Monday, meron din tayong mga pag-ulan as early as morning. Panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, asahan pa rin ang maaraw na panahon for most of the day. So asahan din ang mainit at malinsangang panahon, lalo na sa tanghali, sa susunod po yan tatlong araw. Then meron tayong mga chance na mga pag-ulan sa Sunday ng hapon, meron tayong mga localized thunderstorms, at sa Monday ng hapon hanggang sa gabi. Sunrise natin ay 6:25 in the morning, at ang sunset ay 5:53 p.m.